Ayan, tanggal na yung sa sensor. Ito, mga brad, yung sensor na to, minsan nag-check agent kayo dahil dito. Minsan hindi niya nasesend yung speed, para sa speedometer to eh. Dun sa takbo ng, ano nyo, count ng takbo nyo kung ilan na. Ito yan, katulad nito, sobrang dumi, dapat ulit ilinis din. Minsan nag-check agent pagka hindi niya na-detect ito. Dito siya bumabangga itong sensor na to. Kaya dapat ito lilinis din. Ngayon, tinatanggal natin yung caliper. Medyo mahirap tanggalin kasi nagkaroon na ng kanto rito. Malalim na yung gitna niya. Malalim na yung gitna niya. Tapos mababaw, ano na to, mababaw pa to. Kaya hirap palisin. Ganyan mangyayari sa inyo pagka hindi nyo inalagaan yung sa preno nyo sa harapan. Yan, mahirap palisin, no? Ugutin mo talaga siya. Bibigyan mo ng ano, pwersa. Ayan, pag naalis na natin to, iaalisin lang natin itong gulong. Tapos, ito, ipapakita ko sa inyo mamaya. So, ayun mga brad, bali natanggal na natin itong gulong sa harapan. Tapos, itong sensor ng speedometer, iba yung pinaka-tools na gagamitin nyo to. Star, ito yung tinatawag na star. Buti na lang meron tayo number ano siya, T25. Ayan, T25. Tanyo ba? T25 siya. Tapos yung sa rotor disc, medyo hindi pa nakikita kaya tatanggalin muna natin tong sa sensor niya. Ayan, tanggal na siya. Hindi naman kayo pwede magkabaliktad eh, kasi makikita nyo yung dumi niya dito sa ilalim. Pero linisin nyo na rin. Sa rotor disc, Allen siya na number 6. Number 6. So, natanggalin natin yung tatlong tornilyo niya na Allen na number 6. Ayan, kung nakikita nyo, yung pinaka ano niya, marami na talaga siyang gas-gas. Kaya nagiging problema, kumakapit pa naman pag namreno, kaso madali mapudpod kasi nga hindi na pantay. Yun. Tsaka pag nagpalit siya ng disc pad, nagkakaroon ng sayad kasi nga hindi pantay ang pagkagat niya. Ngayon, pag pinalitan nyo to, obligadong magpalit na rin kayo ng disc pad para na sa ganun, maganda yung kapit. Continuous yung ganda ng bago. Ngayon, ito yung bago niya. Ano ko sa inyo, ito yung bago. Ikukumpara ko sa inyo. Halagang 800, medyo maayos na yung ano nyo kesa sa magtsatsaga kayo ng ganyan. Kwentahin nyo na lang kasi yung disc pad nasa 200 mahigit, di ba? Sa isang buwan ilang beses kayo sa anim na buwan ilang beses kayo magpapalit mo.
So yung, ito yung bago niya. Layo ng diferensya, di ba? Iba na talaga yung kung nakikita nyo, di ba? Layo, di ba? Talagang putput na ito. Ngayon, pag binalik nyo, mga brad, so, pag inalis nyo, syempre, minsan nakakalimutan nyo kung paganito ba yan o paganito. Ngayon, magiging pala tandaan nyo na lang yung pinag-alisan ng screw, yung allen. Katulad ito, ito yung pinaka-ulo ng allen. Ibig sabihin, dito siya galing. Ayan. Kasi kung titignan nyo yung likod nito, masyado malaki. Dito siya galing, yung likod na yan. Yun ang magiging palatandaan nyo. Dahil yung iba nagkakabaliktad. Wala naman problema kung magkabaliktad. Kaso, syempre, magkakaroon ng ibang ano, no? Katulad to, ang design nito nakaganon. Dahil ang iikot niya, di ba? Ito yung hapay niya. Pag ginanon mo yan, iba na. Pag ganyan, ito yung magiging guide nyo. Yun, sinabi ko lang para may idea na rin kayo. Nakabit na natin itong bago. Ang gaya ng sinabi ko, pag ganun siya eh, di ba? Ayun, pagkakabit naman, kamay lang muna. Pag muna kayong gagamit ng anong tools. Pagka maluwag, kailangan maging mailagay nyo siya, maiikot nyo siya ng normal sa kamay nyo. Para hindi mapuwersa yung thread, hindi masira yung thread nyo. Kakapayin nyo muna yung thread niya. Kasi minsan, iba kasi pagka naglagay nitong screw, ginagamit ang agad ng tools. Napipersa yung thread. Kailan, kamay nyo muna. Pagka naipasok nyo ng kamay, sabihin nun, nakalapat siya sa thread. Yan. Sabihin, lapad siya sa thread. Tsaka nyo siya gagamitan ng tools. Tapos, wag rin kayong gagamit ng pansikip kagad ng impact. Kasi masyado malakas to. Kamay nyo lang muna. Aloy kasi itong ginanohan natin. Kaya kamay-kamay lang muna. Pagka yung talaga mahigpit na siya, tsaka natin bibirahin ng impact. Ayan, konting higpit lang muna para sabay-sabay yung lapat niya. Ayan. Kasi pag naghigpit kayo kagad dito sa isang tornilyo, yung dalawa, medyo mapipwersa. Pagka kinabit nyo na. Kaya kadalasan iba na sisiraan, basta't aloy, yun ang isipin nyo. Basta't aloy yung kinakabitan nyo. Madali siya ma-lost thread. Pagka mali yung thread na binabaybay ng bolt. Pantay-pantay lang muna. Kung wala kayong impact, kaya naman ng mano-mano. Higpitan nyo lang ng sabay-sabay. Yan, kahit hindi na natin gamitan ng impact. Dahil ito, pag maluwag to, may epekto eh. Makakarinig kayo ng ingay. Tsaka sisirain nyo yung pinakalagayan ng rotor nyo. Pag maluwag yan, kaya dapat talaga masikip siya. Sa sensor ng ano naman, medyo linisin na rin natin. Nakabukas na siya. Linisin na rin natin. So, yun, nalinis na natin ng konti yung sensor. Ganun din, same ano rin. I-sentro nyo lang. Tsaka nyo kamayin yung bolt. Nang sa ganun, lumapat din siya. Kasi pagka ginamitan nyo kaagad ng tools, magkakaroon ng damage yung thread, yung pinagkakabitan niya. Tapos dapat yung isasalpak nyo rito ng panghigpit yung tugma sa kanya. Minsan kasi nagkakamali tayo, meron siyang kapareha, katulad ito, number 25,
T25, tapos yung pinakamalapit sa kanya, number 20, itong number 20, may iikot nyo rin siya. Ayan o. Kaso lang pag nag-hipit na kayo, dudulas na yan. Alin lang sa dalawa. Kung hindi ito yung ma-lost thread, ito. Kaya dapat alam nyo o anong tools ang gagamitin nyo. Anong sukat. Katulad to, ito yung sakto sa kanya. Ngayon, kaya ako naman nalaman ito yung sakto, hindi siya umuuga. Hindi katulad nung T20. Naiikot siya kaso nauuga. Yan, kamay-kamay lang muna. So, ayun. Kabit na natin. Ngayon, mga brad, nakabit na natin. Papalit naman tayo ngayon ng ngayon, magpapalit tayo ng disc pads. Papalit na natin disc pad niya para parehas bago talaga. Maambon na ba? So ito yung disc pad niya. Ito yung ilalagay natin. Nakita nyo, may dalawa siyang clip sa dulo tsaka yung sa bandang gitna, no. So hugutin nyo lang tong pinakaano niya. So hugutin nyo lang 'yan. Tapos tanggal na siya. Ayan, nakikita nyo, humulma to sa disc plate na may damage. Kaya hindi na natin pwedeng gamitin to. Although na makapal pa siya. Pero huwag na natin gamitin para sigurado. Tapos total bukas na ipipm na rin natin tong caliper niya. Preventive na rin natin para nasa ganun, talagang proper yung laro nito. Importante kasi yung laro nito nasa ayos eh. Kaya yun, lilinisin na rin natin siya tapos i-regrease na rin natin siya. Pupunasan natin. Kasi ipapasok natin siyang ganun para yung dumi, maialis niya muna. Ayan, para lumambot lang yung dumi ba? Ngayon, pag malambot na yung dumi, pupunasan niya na. Sa ganun, yung pag pinasok natin tong piston na to, kasi tsak ipapasok natin itong piston na to kasi nga bago yung ilalagay natin na caliper na medyo makapal pa siya. Tapos ito, ingatan nyo lang, ibabalik natin to. Tapos itong pinakagoma niya, ito yung pinakasaksyon eh. Ito yung nagdadala doon sa paglaro nito eh. Kaya tatanggalan natin lang siya ng grasa. Ayun, wala na ang grasa eh. Kaya ilalagyan natin siya ng grasa. Nang sa ganun, continuous pa rin yung performance niya. Nasa ayos. Ayun, wala ng grasa. Konting grasa. Importante kasi may grasa ito para yung laro nung caliper. Maganda. Huwag naman sobrang dami kasi pagka dinamihan nyo to, medyo mahirapan din siyang maglaro. Masyado madikit. Ganun. Kaya ako hinahaluan ko ng hinahaluan ko siya ng oil o gear oil. Para maganda yung laro niya. Hindi ba mag-iwas? Sarado mo na yung pinto. Sarado mo na lang. Oo, yun. Para huwag ito pa. Isang patak lang.
Yun, napansin nyo, lilagyan ko ng oil bukod doon sa grasa, no? Para maganda yung laro rin ng caliper. Tapos itong sinasabi sa inyo, balik nyo lang. Sa ganun eh, maganda yung laro nung brake pad niya. Kakabit na natin itong bago. Sabi ko maliit siya kasi nga bago siya. Ngayon medyo susungitin lang natin pa ganyan. Pero kabit muna natin itong ano niya. Ito yung clip na sinasabi sa inyo, importante rin kasi baka kumalas. Ingatan nyo na huwag mawala. Ito kumpara nyo sa pagpasok dun sa bagong rotor disc, medyo ipersay nyo lang pa ganun, sungkitin nyo lang ng, ano, para pumasok ng konti yung piston ng caliper. Ikakabit na lang natin itong gulong tapos kabit ng caliper. Wala na tayo rito sa rotor disc. Balikan ko kayo mamaya. So ayun, nakabit na natin. Ngayon, paririnig ko lang sa inyo kasi bago tong ano niya, rotor disc, bago rin yung disc pads niya. Kaya pag iniikot niyo siya, normal lang na may side ng konti. Kasi nga tong rotor disc niya, may mga konting ano yan, hindi ganun kakinis. Ngayon, ang makikinis na dyan, ang papantay na dyan, yung mismong ano nyo, mismong disc pad nyo. Yun yung hulman na rito. Ayan. Hindi like nung dati niya, talagang may kagat pag bagong disc pad. Kumakagat siya dun sa medyo makapal. Tapos sa medyo malalim, dun siya hindi kumakagat. Kaya nagkakaroon ng hindi magandang performance yung preno. Ito, maganda performance nito dahil papantay siya ng stock. Ayan, tapos na tayo rito sa rotor disc at sa preno. Susunod natin. Naipakita natin yung pagpalit ano, ng ating rotor disc. Ang pag-maintain ng rotor disc, mga brad, ang importante dyan yung caliper mo. Kung ang caliper mo ay nasa condition, maayos siya maglaro sa ating pagpiga. Hindi maapektuhan ang iyong rotor disc at hindi ka mapapagastos. Gaya nga nung nangyari kay brother sa kapabayaan, nagka-damage yung rotor disc. Ang rotor disc for safety rin yan, mga brad. Isa yan sa kaligtasan mo. Kung ang rotor disc mo ay hindi maganda ang kapit, maaari nga mag-lock yan. Pag nag-lock yan, nandun yung discretion na tinatawag. Hindi naman basta-basta mag-lock. Yung mga biglaan pa na pagpreno, kasi nga hindi napantay yung kamot niya sa may rotor disc. Kaya pwede mangyari at tayo nang dapat natin iwasan. Kaya tayo nagpapaalala sa ating mga brother na baguhan pa lang sa pagmumotor. Napaka-importante ang preno. Kaya dapat ay wag natin iwalang bahala
lalo na pag may maingay sa iyong harapan. Kasi nagko-cause din ng ingay yan pagka bakal sa bakal na yung kumakapit. Ano? Ang pag-maintain naman ng caliper, yun yung lilinisin mo siya. Lalo na yung pinaka-suction. Suction ba tawag? Yung dalawang goma. Na nakita nyo naman sa video, no? Medyo madilim lang yung video. Pero yung goma yon na dalawa, madali naman makita sa caliper yan, eh. Mas magandang ilagay nyo dyan na hindi basta-basta grasa. Yung heat resistant na grasa. Kasi nagiinit din ng caliper natin. Lalo na kung piga tayo ng piga ng preno, nagiinit din yan. Kaya natutuyuan ng grasa yan. Kung ang lilagay mong grasa ay ordinaryo lang, yung pang bearing-bearing lang. Pero kung pang heat resistant na grasa, yun yung magandang ilagay sa caliper. At menos sa abala at gastos, di ba? Pagka minaintain mo talaga ng tama ang parts ng ating motor, lalo na nga sa sinasabi kong ating for safety na parts ng motor, isa na nga dyan yung caliper, mga brake system natin. Brake system, kala mong ano eh, no? ABS. Although na hindi tayo ABS, pero ramdam nyo naman na para siyang ABS basta't naka-condition ang inyong caliper, lalo na yung sa harapan. Yung sa likuran nga pala, mga brad, yung brake natin sa likuran, yan yung tinatawag na drum brake. Drum. As in drum brake. Yan. Isa rin sa mini-maintain yan. Nandyan yung pag-maintain yan. Nandyan yung kakalasin mo yung gulong. Ang unang kakalasin dyan eh, yung tambucho. Pangalawa, yung gulong ng malinis. Yung pinaka kinakapitan ng brake natin sa likod. Next video natin, yung sa ano nga, mga brad, itong preno sa likuran. Medyo naudlot ang ating pag-upload nitong video para sa rotor disc. Kasi nga meron tayong mas nauna, no? Yung nauna na yun eh, yun yung nagpuntat kaming Maralaki. At nag-chill ride lang naman kami. Tapos konting picture sa ating mga karider at in-upload natin sa ating page, FB page. Yung alam de libro, pitik ni book. Kaya naman na biglaan ang pag-upload natin. Kasi marami rin talaga nag-aabang yung mga pitik na ganun. Lalo na yung mga rider natin na naglalaro sa Marilaki. Gusto magkaroon ng remembrance sa Marilaki. Hindi yung sumemblang, ha. Yung aksidente natin nakunan ngayon. You know? Ngayon, yung mga kinukunan natin, yung mga namimitik naman dun eh, ang tagang kinukunan din. Yung mga magagandang motor, hindi yung nag-aabang. Siyempre, masakit din yun, makita natin si brother na sumugulong, no? Pero sa aking experience, sa tagal kong pagmumotor, isang karangalan na humalik. Na humalik ka sa lugar na yun. yun, mga brad. Para sa mga veteranong rider, ano,
Saan karangalan yun na nakuhaan sila ng video or na picture? Saan karangalan sa kanila yun? Kung ikaw ay tunay na rider, ikaka... Although na masakit, although na... na talagang mapipil mo yung nakakahiya, pero kitang-kita rin naman, depende kasi yun eh. Sa galawan naman nung sumemplang, hindi naman siya basta-basta sumemplang lang. Nagkaroon siya ng cause kaya sa sumemplang. Yun nga yung pagsayad ng center stand. Tapos pagsayad ng center stand, umakat yung likuran niya. Yun, nagdire-diretso na siya. Kaya nga, gaya nung sinabi ko sa video ngayon, na ikondisyon at alamin. Kung babanking ka ng kaliwat kanan na may sasayad ba? Yung iba kasi pinapasayad talaga nila, no? Pero tansyado nila yun eh. Tansyado nila. Ayun, mabalik tayo sa preventive maintenance ng ating brake system. Sana may natutunan kayo sa ating video ito. At asahan nyo na mag-upload pa tayo ng konting kaalaman. Parte pa rin sa ating pag-maintain ng ating mga motor. Magkakaroon nga pala tayo mga brad ha. Abang-abangan nyo lang sa FB page natin. Magla-live tayo at magpaparapol tayo doon ng konti. Salamat sa ating mga followers and subscriber. Ganun na rin doon sa mga ka-brother natin na sumadya sa ating munting shop. Magkakaroon tayo ng raffle doon. Brad, i-update ko kayo. Hindi ko pa maano kung anong buwan ha. Siyempre, pag nagpa-raffle tayo, yung talaga mapapakinabangan o magagamit ng ating mga ka-rider. Ngayon ang followers natin sa Facebook page natin ay nasa 100 na, no? Mahigit. Going to 600. Kapag tayo, no? Kapag maumpisa na yung gagawin natin na live para nasa ganun, konti pa lang mga talagang